Bongbong Marcos, mga sangkay, tinawag daw pong dilawan ng isang congressman. So hello, what's up mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to. Nakikita nyo po yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. At eto sa mga nanonood po sa Facebook, may papagawa lamang po ako sa inyo. Habang nanonood kayo ngayon, may makikita po kayong tatlong tuldok sa itaas. Itong nakikita nyong video ay sample video lamang or picture na halimbawa lamang po natin. May tatlong tuldok sa bandang itaas. Tingnan nyo na lang ng actual. Pindutin nyo po yan. Then pag napindut nyo na, may lalabas po dyan na show more. Ayan po yung may plus. Pindutin nyo po yung show more or plus. At ayun lang mga sangkay. Ganun lang, kasimple. Okay, ito na. Balik na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ito pong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos di umano ay tinawag na dilawan ng isang mambabatas. Ito po yun. Mula po sa SMNI. Tingnan po natin ang balita. Tinawag na dilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito. Okay, parang ano no, hindi ko maintindihan kung ito po ay positive na effect or may positive na tawag kay BBM or mayroong ano, talagang negatibo itong dilawan. Kasi when we say dilawan, di ba, alam niyo naman mga sangkay, though peace na tayo lahat, no? Ulitin ko nga lang dito sa ating channel. Okay, para alam lamang po ng lahat, wala tayong kinakampihan o sinasambang politiko. Okay, para mas malinaw lamang. Kasi baka akalain ng iba, pag nagko-comment ako na parang pumapabor sa iba, sa kanila na ako kumakampi. Wala po mga sangkay, neutral po tayo dito sa ating channel. At tayo po natin makisausaw sa kung anumang mga problema nila dito. Ang atin lamang magkomento sa mga nangyayari sa ating bansa. At eto mga sangkay, katulad po nito, tinawag na dilawan. Pag sinabing dilawan, alam po natin kung bakit naluklok si Duterte bilang presidente. Dahil noon mga sangkay, diba, pag sinabing dilawan, ang pangit po nang dating sa maraming kababayan natin. At kahit sa panahon ni BBM nang tumakbo siya bilang presidente, same po ang ganap mga sangkay. Marami po ang nagre-react about dyan. At ngayon mga sangkay, tinawag po siyang dilawan. So ano to? Negatibo ba ito or positibo? Sa report ni MJ Mondejar, tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ang kapalpakan ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. Ayan na. So si Salceda pala talaga ito. Yung sinasabing tumawag sa kanyang dilawan. At inihambing pa ito kay Pinoy. Mm-hmm. Sabi ko, mas dilawan pa ito kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkumento sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Ito okay. Mas dilawan pa raw kay Noynoy Aquino itong si BBM. So why? Lalo pat bunga ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86. Okay, so mukhang hindi naman pala negatibo yung pinopoint out nitong si Salceda about kay BBM. Especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Okay. So kaya daw pala parang dilawan pa kay Noynoy Aquino kasi itong si Bongbong Marcos sobrang maingat po ngayon sa bawat statement, sa bawat sasabihin. Kasi di ba, isa sa mga agenda niya is unity.
gusto po niya ng magkaisa. Do ang hirap pong gawin niyan, yung pagkakaisa. Yung mga politiko pa lang pangalan ngayon ay nagkakagulo na. Paano isusulong yung pagkakaisa kung yung itong mga politiko pa lang nagbabangayan na, 'di ba? Sila po dapat yung manguna kung gusto po nilang magkaisa talaga yung mga kababayan natin. So ngayon, itong si BBN, sobrang ingat na ingat daw po. Siyempre, nagkaroon ng EDSA rebellion noong 1986. Okay? Na napalis nga po si Marcos nitong mga Amerikano at kudita. At pangalawa, mga sangkay, gusto po niyang kunin ang loob ng lahat. Pati po mga kalaban niya, pati mga dilawan o mga pink lawan kung tawagin. Ganun po mga sangkay. Ngayon, sa totoo lang ako, wala na po ako sa part ng pagiging, di ba, yung iba, loyal eh. May tinatawag na loyalist, DDS at kung ano-ano pa. Wala na tayo dyan mga sangkay. Gitna lamang po tayo kung ano po ang nangyayari sa kanila din. Bahala sila. Tayo magkukomento lamang po dito. At kung kailangan mang real talk, edi i-real talk po natin, di ba? At least alam nyo, wala tayong kinakampihan o sinasambang politiko dito. Divisive ang issue ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit nag-iiba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa tsa-tsa. Ito rin po ay napansin ko, di ba? Tayo kasi ay pro-reform tayo eh. Pro-constitutional reform tayo. So, ibig sabihin, gusto po natin na magkaroon ng charter change. Ngayon, noon pa man mga sangkay, sinusuportahan na po natin yan. Panahon pa po ni Duterte. Nung campaign period, never po natin narinig yan yung patungkol po sa constitutional reform. Hindi ko alam kung talagang nag-iingat lang siya. Pero hindi po talaga, di tulad kay Duterte, di ba si Duterte, kung nangangampanya pa lang siya noon, tahasan na po niyang sinasabi na kailangan ayusin yung institution natin. Yung institution na yan, kailangan, may dapat baguhin dyan. Mag-federalism tayo. Di ba? Nasabi pa po niya dati na i-open po yung foreign direct investment at kung ano-ano pa, like parliamentary. Ngayon, mga sangkay, si BBM hindi po niya binanggit during campaign. Pero nagulat na lamang po tayo. Biglang, boom, sinusuportahan na po ito ngayon at todo po yung kanyang suporta, especially pagdating po sa economic provisions, which is ito po ay magandang balita para sa atin mga sangkay dahil ito po talaga ay magiging hakbang para lumago ang ating bansa kapag nagsipasukan na po itong mga investors galing po sa iba't ibang panig ng ating mundo. At hindi raw ito prioridad, pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. Diba? Nakaraan mga sangkay, actually maraming beses na eh. Maraming beses na po sinabi ni President BBM na kailangan na po ang amyendahan ng ating institution, lalong-lalo na pagdating po sa economic provisions. Dahil ito po yung problema sa Pilipinas. Bakit walang mga trabaho ang ating bansa? Kulang yung trabaho at maliban sa kulang sa trabaho, mababa ang sahod. So ang nangyayari, maraming tambay, marami pong nakaupo lang sa bahay, maraming lahat mga sangkay nangyayari dahil nga po kulang sa mga foreign investors sa pumapasok sa Pilipinas. Bakit kulang? Kasi may harang po na nasa 1987 constitution. At tingnan nyo to mga sangkay, kapag nangyari na nabuksan po ng husto ang ating ekonomiya, dadami ang foreign direct investors or investment. Ngayon, ang mangyayari, lalago ang ating bansa. At itong mga oligarko, hindi na po sila makakapaghari ng ganun-ganun na lang. Dahil may mga multi-millionaire na papasok sa Pilipinas or billionaire para magtayo ng mga negosyo nila. Ibig sabihin, may mga makakabanggaan na nila. Sila. That is why the President of the Philippines, pinupush niya po ito at ganun din po ang Congress. Pinupush nila. Kaya huwag kayong maniniwala mga sangkay sa mga sinasabi ng iba na delikado itong charter change. No, guys. Klaro naman sinasabi, for economic provisions. At kung pupunta man po tayo sa political na sistema na pagsasaayos, wala rin po problema. O parliamentary system. Pero ngayon kasi, ang focus ay pabor muna. Dito muna unahin.
pagdating po sa ekonomiya natin, yung economic cha-cha. So for the president to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest not. This is the first time he has deviated from that position. Grabe, no? If you look back since he ascended or during the campaign. Oh, ito na, kinakwento. During the campaign, di natin narinig yan. Yung patungkol po sa charter change at pagpapalago ng ating ekonomiya sa pamamagitan po ng pag-amyenda sa ating institution. Hindi ito nag-issue nung 2022 election. Nauna na itinanggi ng Kamara na si Latch Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue na naimbisigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga partyless organizations pang ang itinuro na nagsusulo ng PI. Ayan, yan mga sangkay, yan pong tinatawag nilang yung accusations nila hindi po kayang patunayan ng Senado. At ang ginagawa nga lang po ngayon ng Senado, nang gugulo po sila sa charter change. Ginugulo po nila mga sangkay. At ayaw po nilang magbago ang sistema at hinaharangan po nila yung pagpasok ng mga investors sa Pilipinas. Kaya ang nangyari mga sangkay, sabi nga po sa report, 4% lamang daw. Okay? 4% lamang sa 100% ang pumapasok sa ating bansa ng mga foreign direct investment. Pambihira, ganun po kakaunti. Kaya pala ang hirap-hirap pa rin ng Pilipinas. Lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kaya ang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? So, klaro-klaro na siguro ang kailangan pag-usapan. At klaro-klaro na rin kung anong gagawin po ng House. So, ibig sabihin niyan, tigil na muna ang PI dahil para mawala po yung duda na maaluan ng politika para sa Diyos sa Pilipinas. Okay, mga sangkay. So ayan, ngayon dinidinig po yan sa Senado itong patungkol sa People's Initiatives. Yung mga signatures na yan. Though ngayon, mga sangkay, hindi naman pala itong ano, medyo ano lang, akala ko kung anong klaseng tinawag na dilawan si Bongbong Marcos. Tumutukoy lang pala ito sa actions ngayon ng Pangulo na hindi po sa basta-basta yung go ng go, yung salita ng salita, buga ng buga. Kasi mukhang yun po ang naging problema nung panahon ni Duterte. Yung gusto niya pong mangyari na ayusin ang institution, buga po siya ng buga kung ano-anong sinasabi, naging negatibo tuloy yan sa maraming mga tao. Ngayon, klaro na po mga sangkay na ang goal lamang po talaga nitong mga mambabatas, ayusin po ang ating ekonomiya. Gusto naman po natin yumaman ng ating bansa, diba? Then, let's support charter change. So, ano pong inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.